Hi guys, it's Amir. Welcome to ArmyrTV. In this video, I will be talking about more Pinoy BL series. Napansin ko kasi na yung isa sa mga videos ko, yung top 5 Pinoy BL series, which is about my personal picks, kung alin yung pinakamagagandang series dito sa Pilipinas na BL, ay medyo nagkaroon ng increase ng views. And while reading the comments, nakita ko na marami kayong mga series na hinahanap. Disclaimer lang po, majority dun sa mga kino-comment nyo na mga series ay kakasimula pa lang by that time. And I think it would be unfair if i-judge ko na sila agad or i-assess ko na agad sila based on just one or two episodes. Baka, sana, hopefully, itong mga series na hinahanap nyo ay mabanggit ko or ma-review ko dito sa two-part video na gagawin ko about Pinoy BL series and what can I say about them. So, tara, review na natin sila. First on my list is Quaranthings the series by Ride or Die, written by Rod Marmol and directed by Pancho Maniquez, who is a very good friend of mine. Starring LJ Moreno, Carl Zarate, Gina Pareño, John Silverio, and of course, Royce Cabrera and Kyo Quijano. Actually, ramdam mo na low-budgeted yung series. But despite being low-budgeted, kita mo yung effort, kita mo yung ganda, kita mo yung fluidity. And I think one of the strongest points of this series is that it has a very, very beautiful script. Napakaganda nung intention, ang ganda nung gustong iparating sa tao. And siguro, ang ganda rin ng partnership ni Rod at saka ni Pancho, because aside from the good script, I think the series was executed well. When it comes to the cast, everyone was okay. Everyone performed well in the series. With Kyo Quijano kasi dun sa simula, parang ramdam mo na nag-a-adjust pa siya. Sabi ko nga dun sa isa sa mga reviews ko sa series na ito, parang this was his first major role talaga in a series. And I am happy that as the story progresses, kitang-kita mo yung paggaling ni Kyo. Alam mo yon, yung parang every week you will be looking forward to a performance na gugulatin ka niya. And that's what's good about him. He knows where to improve and I feel na he picked at the right time. Kumbaga, though medyo shaky yung performance niya sa simula, dun sa mga scenes where he is really needed to perform well, he did. Ang galing-galing lang ng emotions niya, ang ganda ng pag-shift. Royce Cabrera, on the other hand, was excellent from start to finish. Siguro dahil may experience na talaga siya sa pag-arte and he knows the craft very well. Ang ganda lang ng performance na dito, ang ganda ng angas, ang ganda ng pagiging soft-hearted niya. Working with Kyo, I really like their chemistry, yung tingin nila, yung body movements nila, really complement with each other. I would have to say that the theme song is also good. San Sinukuban is such an LSS. Props to Carl Zarate for that. And I am really looking forward for a part 2. Maybe I would like to explore yung parte na nandun na sila kay Lolly, which I think is also very good sa series. Ang galing-galing ni Miss Gina Pareño, though naramdaman lang siya virtually. Kitang-kita mo yung passion niya sa pag-arte na there is no small or big roles. Kahit nandun lang siya sa virtual world at minsan-minsan lang siya lumalabas. Alam mo yun, yung todo performance pa rin, she was in it. Ang galing-galing lang niya. Siguro if there is one thing that I don't like in this series, that would be the character of Kyo. Medyo asar ako sa kanya. Medyo bitch, but at the same time, alam mo yun, yung parang kanal na kanal yung ugali. Nabibwisit ako sa kanya kasi parang fino-force niyang mag-out si Royce just to prove to him na mahal niya yung tao. And siguro yun lang. Medyo naasar lang talaga ako ng konting-konti lang naman dun sa character ni Kyo. But na-perform ni Kyo ng ayos yung role eh. Kaya nga parang it's very believable. At kaya ako naiinis sa kanya because Kyo was effective. Yun lang siguro. But overall, the series siguro, if given a bigger budget, could have performed well. Pero I think they were able to maximize their resources very well. And actually, lampas pa dun sa budget nila yung performance nila. Sobrang ganda, sobrang fluid, ang ganda ng mensahe. And ito yung series na parang ine-educate ka, ninanag ka, pero okay lang. Parang ganun. Yun yung dating niya sa akin na parang while watching it, swabe lang siya for me. Hindi ako nainis.
hindi ako na-bored. And it was a good experience. Parang kumbaga sa isang contest, ito yung dark horse kasi hindi mo i-expect na maganda siya, pero once na panoorin mo yung series, you will be committed until the end, and I am very happy na hindi ako bumitaw sa Quaranthings. The next BL series naman is Gaya sa Pelikula or Like in the Movies, produced by Globe Studios, written by Juan Miguel Severo, directed by JP Habak, and starring Ian and Paolo Pangilinan. Okay, ay paano ko ba sasabihin? For me, ito yung series na parang my day. Ang daming supporters, pero ang daming haters. And I understand why. I just feel na itong series na ito is not for everybody. Kasi parang, ang naramdaman ko, it was visually good. Ang ganda-ganda ng setup, ang ganda ng color, ang ganda ng music, ang galing ng actors, which I will be talking about later on. But, you know, upon watching the series, parang ako nanonood ng putol-putol na parang every week, parang siyang stand-alone na film. Parang ganun. Hindi siya nagmukhang series sa akin kasi parang, ewan ko, hindi ko alam kung may problema sa continuity, sa direction, or what. Basta yun yung na-feel ko na iba yung parang ito yung nangyari ngayon and this week ito na agad. Parang ganun. Yun yung dating niya sa akin. I don't know if ganito rin yung feelings nyo about the series, no? Nagandahan naman ako dito kasi yun nga, it's visually appealing. Pero ang napansin ko, yung continuation ng story, hindi ko siya masyadong gusto. For example, yung isa sa mga episodes nila na nag-out yung isang character na meron siyang parang pa-dance performance, that episode alone can stand on its own. Yun yung ibig ko sabihin na parang yung kwento hindi natahin ng ayos, parang merong iwang per episode na, and alam nyo yun, dati kapag nagbibigay ako ng constructive criticism about the series, parang basta-basta ka nalang husugurin ng ilang fans na parang, oh, ito kasi yun, ito yan. Parang ang dami nila laging sinasabi, ang dami-daming explanation. Yun. And the series, like in the movies, parang ang layo-layo ng title dun sa intention ng story. And yung mga sinasabi nila na parang not really namang ginaya, parang inspired scenes, parang hindi naman masyado din nag-reflect. Parang, ewan ko, it's just me or what. Pero Ian and Paolo are both great actors. They have a very, very good chemistry and I would love to see them in a different material very, very soon. Sana mas mabigyan sila ng pansin and ng opportunity to perform on roles na mas magcha-challenge pa sa acting prowess nila. But, you know, okay naman din sa akin to, itong Gaya sa Pelikula. I watched it from start till the end and napaka minimum lang din ng mga negative things na pwede kong maisip about this series. Pero medyo mabigat siya kasi it's more on sa continuity ng story at sa character development. Kasi parang ito naman yung nagnanag na series pero nakakaasar. So, yun. And nga pala, yung gumanap sa role ni Judith at Anna, napakagaling nila. They were very believable at ang ganda rin ng chemistry nila with Ian and Paolo. Siguro, if there would be a favorite scene for me, that would be, alin ba? Siguro yung nag-dance silang dalawa habang brown out, tapos biglang parang naging bongga yung setup. I think that would be one of my favorites. And I'm looking forward for their story. Sana mas makabawi sila kung magkakaroon ng season 2. And lastly, we have Boyband Love, starring Gus Villa, Arkin Del Rosario, and Brenda Maige. So, ito naman, I was expecting na parang musical talaga siya. However, siguro lampas halfway na nung nag-incorporate sila ng mga songs sa series. Kasi all throughout, ang naririnig natin is yung same love, love, love na nakaka-LSS naman. Pero for some viewers, siguro naiirita na sila kasi ito na lang yung alam na kantahin ng boy band, no? But the other songs that were included, especially nung patapos na yung series, were all good. The production could have been better if may parang siyang glee. Sana naging parang glee na lang yung atake niya na in an episode merong dalawa or tatlong songs that would really be part of the series, parang part ng narrative yung song. Kasi yung mga na-insert na songs,
siguro mga episode 7, 8, eh parang nilagay siya as a standalone material dun sa series. Parang in-insert lang siya. And parang off sa akin yon. Well, for me, isa ito sa mga series na technically ay medyo walay talaga. Walay sa mga shots, walay ang acting, may problema sa editing, sa audio. But then again, there is something in this series that I really love. That's why I stayed until the end. Ewan ko, I love that it is very raw and kita ko talaga yung pure intentions ng series na makapagpasaya. That's why siguro minahal ko rin yung series at tinapos ko hanggang dulo. Gus and Arkin has a really good chemistry, bagay talaga sila. Though nalungkot ako for Arkin kasi parang ito yung pangalawang series na napanood ko siya. And then again, may problem sa production values. I just hope na magkaroon siya ng project na maganda naman technically para siguro mas makilala siya ng mga tao. Kasi sayang yung talent eh. Sometimes kapag hindi maganda yung technical qualities ng isang pelikula or ng isang series, basta-basta na nagda-drop ng tao. I should know because I have experienced that. I think Madam Kuratsa is really good. Binuhay niya ang series na ito sa kanyang pag-arte. Ang galing-galing, nakakatawa, nakakainis, nakakatakot. I think Miss Brenda Maige is really effective with her role. Yung gumanap na Rico, ang galing-galing niyang magbakla-baklaan. Bagay sila nung girl na gumanap bilang Mika. And si Jamie naman, siguro na kulangan lang ako ng konting-konti lang sa airtime niya. I would love sana na ma-explore yung love story side niya with the, ano man tawag doon, na parang PA ng grupo. Para kasi may something eh. May mga clues na hinihint doon sa ibang mga episodes. So, sana mas na-explore yung side nila and makita natin kung ano naman yung kwento nilang dalawa. Though na-appreciate ko na nag-stage sila ng concert to end the series, siguro mas maganda lang na nagkaroon ng closure yung iba't iba pa nilang mga side stories. And sana lang mas nabigyan ng justice when it comes to writing kung paano sana nag-end yung mga kwento and what do we look forward to. Para naman parang mag-isip kami mga viewers na okay, ano kayang sunod na mangyayari dun? Kasi parang ang nangyari talagang super blanco. Alam nyo yun, parang walang kahit konting clue na iniwan sa amin on what really happened sa buhay nila, sa karirer ng Limitless, sa love story ni Gus at saka ni Arkin. But still, I like this series at isa to sa mga series na talagang pinanood ko from start to finish. And now, it's finally time to rank the three series na nareview natin para sa video na ito. Number 3 on my list would be Boyband Love. Number 2 would be Gaya sa Pelikula. And number 1 would be Quaranthings. So abangan nyo po ang part 2 ng video na ito wherein I will be reviewing 4 more BL series and irarank ko rin sila according to my preference. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to thumbs up. Ano ang sarili nyong ranking sa tatlong BL series na binanggit ko kanina? I-comment na sa comment section below. And of course, para updated kayo sa mga bago kong ganap and upload in the coming days, don't forget to subscribe and hit the notification bell. See you around! Bye-bye!